Namiss kong mag-vlog. So today, ang pag-usapan natin ay tungkol sa mga bawal gamitin sa ating face. Since my face is very sensitive, so hindi lahat ng face ay pareha. So may oily skin, may dry skin, may very very dry skin at very oily skin. Tsaka merong iba na prone to pimples. So ang pag-uusapan natin ngayon, i-share ko sa inyo kung ano ang mga dapat hindi i-apply sa ating mga mukha. Mahilig din mag-experiment, guys. Ako din, mahilig din ako dati. Kung ano-anong nilalagay ko sa mukha, kahit dito sa legs, kahit dito sa arms. Nagbabasa, depende kung anong nakikita ko na kahit advertisements lang or mga sabi-sabi. Dapat hindi ganon. So, before mag-apply or maglagay kung ano-ano sa ating mga mukha, kailangang kumonsulta muna sa ating dermatologist. Maybe sa ating mga experiment will work for me or will work for you, but it will not work for everyone. So let's start, guys. So ito na, guys, may mga listahan na ako kung ano yung mga bawal or hindi dapat ilalagay sa ating face. So, as what I've said earlier, na maybe it will work for me or it will work for you, but it will not work for everyone. So, bago ang lahat, dapat magkumonsulta muna sa ating dermatologist na expert talaga sa when it comes to skincare. So, yung purpose nito, guys, ang petroleum jelly ay isang petroleum. So, pag na-apply mo na siya sa face, parang ma-feel mo na mainit siya. So, lalo na sa mga sensitive skin, so magka-clog yung pores mo at can cause pimples or irritation. So, ang petroleum jelly, guys, ay pwede siyang i-apply sa ating katawan only. So, it is a healing balm or ointment. For wounds or for burns or chapped skin, and it will not work or it cannot be applied on our face. Okay? So number two, another thing is toothpaste. So it's really a big no-no. So sa iba, ginagamit to na pang treatment sa pimples. So hindi siya advisable na iti-treat ang ating acne or pimples. So, it will just irritate on our face and will cause redness on our pimples. So, imbis na siya, mas lalong lumala. So, ito yung number two. And let's go to number three. So, yung number three natin, guys, is lemon or kalamansi. Pag in-apply natin yan directly on our face, so masusunog at magkaka-irritate talaga ang ating face. So bawal na bawal talaga yan. So yung ginagawa ng iba, dinidilute nila ng water. So bago gawin yan, dapat kumonsulta muna sa ating dermatologist na very expert when it comes to skincare. So maybe nag-work yan sa iba, tapos sa iba hindi. So, wag lang i-apply directly on our face na medyo pure na pure na i-apply mo sa face. Masusunog yan at mangingitim ang ating face. Lalo na sa kilikili, yung iba nag-experiment na i-apply siya directly on kilikili, sa mga singit-singit. So, sa mga part na yan, is very soft skin. So, it's very sensitive. So, magkakakos lang nang yan ng darken sa armpit at sa mga singit-singit. So, pwede mo siyang i-apply sa mga siko or tuhod, yung mga medyo makakapal na balat dyan na area. So, pwede ang kalamansi and or lemon, but it's a big no-no on our face. Okay? And yung number four is yung body bleaching scrub. So, narinig nyo naman na body. So, para sa katawan, guys, it doesn't mean na effective sa ating whole body, pwede na natin i-apply sa ating face. So, mas high ang exfoliation properties
sa bleaching body scrub or bleaching body powder na hindi pwede or kakayanin ng ating face. So magkakaroon lang yan ng skin irritation, mamumula ang ating face at the same time, masusunog. So it's a big no-no, guys. So may mga bleaching tayo dyan, cream for face. So may mga mas lower ang kanyang percent ng ingredients na hindi matatapang. So na designated talaga siya for our face. So bawal siyang i-ano sa ating katawan yung mga pag mga body bleaching scrub or powder. And then number 5 is rubbing alcohol. So yung rubbing alcohol, guys, is ultimately cause more harm than good. So it's a really a big no-no. So madaming helpful uses ang alcohol, disinfectants. So mga pwede nating i-apply natin sa ating hands. So hindi talaga pwede siya sa ating face kasi it can cause your face dry. So nakaka-dry talaga. Tsaka nare-remove niya ang healthy and natural oils on our face. So hindi siya pwedeng i-apply sa ating face, okay? And the number 6 is vinegar. Yes, guys, you heard it right. So inuulit ko po, bago nyo gawin ang mga mixture nyo dyan, i-consult ulit sa ating dermatologist kung ano yung mixture niya. Hindi yung nag-iimbento lang tayo kasi face na natin ang ating pinag-uusapan dito, guys. So yung vinegar, guys, is very acidic. It's highly acidic. So nakaka-damage at saka nakaka-burn ng ating skin na parang tinutuklap-tuklap. So hindi siya pwede directly na wala siyang halong ano, pero bago niyan, siguro okay to sa iba, pero yung iba hindi. So nasusunog at nasusunog ang balat. Tsaka mangingitim lang yung balat niyo, guys. So bawal na bawal talagang i-apply ang vinegar sa ating face. And the last part, guys, is number 7, body lotion. So ayan, guys, ha, body lotion. Body siya, so sa katawan ulit. So ang body lotion is heavy, so mas thicker siya. So at saka mas madami siyang fragrances. So bawal din yan i-apply sa ating face kasi ma-irritate talaga ang ating face. Tapos magka-clog yung pores and then pimples will come out. So yun lang po, guys, ang aking mga 7 na bawal. I think there are a lot of things na bawal talagang ilagay sa ating mga mukha. Ang dami-dami pa dyan. So kailangang mapanuri po tayo, tsaka kailangang mag-research or mas maiging pumunta na lang sa ating dermatologist kasi i-identify or pag-aaralan talaga muna nila yung may mga yung lens na i-detect kung ano yung klaseng skin type ka. Then next na yan kung ano yung product na bagay sa'yo or hiyang sa'yo. So may mga products, guys, na hindi para sa atin. So dapat ano muna, mag test muna, patch test dito or dito kung may ano ba siya, irritation or may nakikita ng changes. So yun po, guys, ang pinakaunang i-determine so sa mga products. Tapos yung products na may mga parabens. So sa research ko, yung parabens, pag long term mo siyang ginagamit, it might damage your liver. So bawal na bawal talaga yung mga product na nagko-contain ng parabens. Siguro may mga ilang percent lang, pero if possible, 0 parabens talaga yung ang piliin nyo na when it comes to facial skin care. So hanggang dito lang po, guys. I hope you enjoyed my video. So may mga videos pa kong iba dyan, pili-pili lang kayo. So I hope na may natutunan kayong bago ngayon na knowledge about sa pag-aalaga sa ating face. So huwag kalimutang mag-subscribe pag nagustuhan nyo ang aking channel, tsaka like, share na rin, at tsaka paki-comment na rin po
kung ano yung mga suggestions nyo or may idagdag pa kayo sa aking content na mga bawal pang ilagay sa ating face. So, bago bumili ng mga facial skincare routine para sa ating mga pangkagandahang ano, so hindi maiwasan, ako din mahilig sa mga pagpaganda na niyan. So, passion ko talaga ang mga pampabeauty na yan. So, kailangang mapanuri or kaya ikonsulta mo na sa doktor na may mga ingredients na ganito ganyan, kung ano yung bawal sa'yo at kung anong para sa'yo. So, yun lang po guys. Bye-bye. Until next time.